So yung good morning mga traps, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Wala na naman si Jack. So naikulong ko sila kahapon niya. Ayun, dito sila, si Jack saka si Jill. So yan yung nag-aararam mga traps, patapos na rin. Ang gagawin na lang yan yung mga pinakapaligi. So, maglalagay tayo ng paligi rito. Isa sa gitna, tapos dito sa taas isa. Katawan ko gawa nung sinubukan natin mag basketball dahil may laro yung Miguelito Katrops. Ayan yung mga batang nandi sa amin, pero ano yun, senior naman yung pasok ng kanilang ano, kaya inray natin maglaro. Wala na, sandali lang, pinupuli ka tayo. Ngayon yan, papunta na rin sila Tol Nariel sa kasi meltang vlog. So nag-init lang ako ng tubig para makapagkape si Kuyang. So prepare tayo ng itlog para makapag-almasal. Yung nagkakalabaw sa laro tayong kanin kapon, sasangigin natin. So yan mga katraps, bali yung sa nagkakalabaw, tapos nang araruhin yung lahat ng kalamansi. O ngayon naman po, papaararo naman natin mamaya yung tataniman ng sitaw. Mga katraps, yun naman yung titrahin mamayang hapon para sabay tanim na. So ngayon, gagambol muna tayo para tayo ay makabawas dito. At mamayang tanghali nga uuwi tayo para kumuha ng pera. Yan. Babayad nga natin din sa nag-aararo. Ayan, bali dito na tayo. Magkakarga tayo ng gas dahil magkakarga sila ng tubig sa drum, gagamitin dun sa pambuhos nila ron. Muna natin.
tong robin din natin tinanggal dito. Pinadlock na lang natin. Para lahat ng drum puno na. Ayan, pinuno ko na rin yung nandito. Yung nandun, okay na, puno na rin. Ayan at nahakot na nila lahat ng mga poste na binuhusan dito para itayo dun. Tatayo na nila ron. So bali apat sila, si Manchaga, si Makmak, si Meltang Vlog, saka si Tol Nariel ang nagsipaghakot doon. So ayan tayo, stop muna tayo sa paggagambol at nagtarga muna tayo ng tubig. Kaya natin magtarga ng tubig, gambol uli, diretso ulit natin yan. So itong pagitan nung ano, nung sa Calamansi, padadaanan ko pa ng cultivator, isang cultivator ang padadaanan ko pa para nang sa ganun maguhitan ng kalabaw yung mga damong mga tumubong maliliit na yan, matanggal na, para pagtanim nung sitaw malinis na. Ayan, dadaan natin ng cultivator. So yan sila, nagkukuha ng poste yung dalawa, nagsasako ng buhangin. So tayo gagambol para yung luminis na. Saka mamaya nag-aararo pa rin yung kalabaw dahil paaararo natin yung gitna na to, yung tataniman ng sitaw. Yun yung paaararo natin. Mamayang hapon na tayo magpapaararo para sabay tanim. Basa pa yung lupa nun. Susundan na natin yung kalabaw na nag-aararo. Okay mga traps, ito naman kabyak. Ito kasi siguradong tanggal ang kanyang damo. Tapos tatong parte ng matataas kagaya nyan, yakit natin sa dayos. Kailangan natin iyakit eh, para yung tubig eh walang hassle, dire-diretso. So lahat na yan, gaganyanin natin yan. Yun yung ating nangyayari, papunta rin sa gilid. Ano muna tayo mga traps, direct na naman ang araw. Ay, susunod na patubig natin yung sili, magpapataba na tayo. So yun mga traps, mamaya tatanim kami ng sitaw. Bali, yan. Tinesting natin yung cultivator. Gaya nga nito. Tinesting lang natin kasi mamaya pagka bago dumayos si yung nagdadayos ng kalabaw, gaganituhin muna natin para madadayosan niya. Pag nadayosan niya, so makakatanim na sa gitna. O mauuna tayo, pangalawa yung kalabaw, pangatlo yung tumatanim. Kasi matutuyo pagka ginanyan natin ngayon. Kaya kailangan mamaya sa bayan. Hindi natin pwedeng kailangan talaga sa bayan para yung mga damong mga bagong tubo, yan, tanggal na, malinis na. Diba? Siguro nasa mga 20 dayos hanggang mga 20 dayos siguro, kasi nasa 3 kilo yung itatanim na sitaw. Bili pala natin ng dog food yung mga aso.
nagkain kayo ng aso? Yung pang-papi. Yung naka ano, naka kilo siya na. Ah, naka kilo po. Oo. Wala nang dog po, yung dalawang aso ron. So, titingin na rin natin dito. At meron na nga rin tayong binili rito. Na? Eh, magkano ba yung nandyan? Pang aso po, ano? Marami po kasing klase ng pang aso. Oo nga, yung pang papi. Papi po. Papi. 95. Top rate papi po. 95 ang kilo. 95 ang top rate papi po, kilo. Isang kilo? Opo. O ano? Aska lang yung pakakainin ko. Okay na yan. 75. Bigyan mo ako ng ano. 3 kilo. Dun sa ano. Di ba 4 kilo naman yan yung tagi 1 kilo? Ganon. O bigyan mo muna akong dalawa. Dalawa? Oo. Top rate na pocket po, 95. Oo. Okay. Yun. Gaya muna tayo mga traps. Sa lahat ng mga ano kabukid natrop katol dya ano eh kapakner no dya kamakmak ano ulamak dang ano ano magic malang kamatay ng tilapia. Sinigang nga pinangat matin matin. Sinigang naman talaga yun eh, pag ano, pwede naman isang palo ka eh. Diba? Isa lang yun, diba? Buti. O pangat. Lutong sawaw na may konting tilapia. Sinigang na pangat yan. Kasi, bakit kamo? Yung pangat kasing tinatawag, pakukulong mga isang palo, hindi bibigayin. Tama. Yung sinigang, bibigay mo isang palo. So, yung niluto naman niya, hindi naman sumablay. May piga. At may buo. Oo. Yan, may buo. Sinigang na pangat. Ha? Sinigang na pangat na tilapia. Yan ang luto ng... Mas magandang pakinggan. Pangat na sinigang. Pangat na sinigang. Hindi man talaga ako chef. Pang-tapin. Napagluto na eh. Kung wala lang akong ginagawa kanina, ako na nagluto eh. Ang luto ko ng pangit. Pukta, hindi may lasa na makin. Sigurado namang yung gagawin ko walang gagawa. God, no ma. Tama. Ano mo ang gusto niyan? Ah. Dito yan. Yeah. Dito talaga ako nagluluto. Kaya ako minsan nakaka ano rin yung nag-iisip ka pa ng ulam. Kung ano yung luluto. Dinakdaran. O sige, bukas. Ano ba yung dinakdaran? Ikaw mag-iaw ah. Ikaw bumili nung ano? Ikaw mag-iaw nung ano? Nung gagawin? Hindi, sabihin mo lang, pang dinakdaran. Walang kung anong park nun. Dinakdaran, di alam mo. Ay, baka naman po. May napapanood ko lang sa ano eh. May YouTube naman eh. Yun ang problema ron. Alam mo yung dinakdaran, di mo alam kung ano yung tsura ako. Maganda na maman. Pero mas maganda. Bumili na kayong baboy, sisisig ko na lang. Yun. Dali. Naganda na namin kami, manood ka na ng YouTube. Alam ko na, kamo ano. Kaya pala, nanood ka. Hindi na, tadalaya ka. Pag-ubing ko, may kapano eh. Ay, ma. Kulang pa nung gusto mo, yung alam ko. May lasa naman ah. Naririnig mo nga sa'yo, tinakdakan, hindi ko rin alam, manicure yun. Yung pag nagalit ang asawa mo. Parang sisig lang yun. Naman. Yung pag nagalit ang asawa mo, tinakdakan. Ay, parang magdidiwara. Iba yun.
dinakdakan naman yun eh. Ayun. Hindi ka lulo ba yan? Ay, yung nagdidiwara, yun ang alam ko din. Ibang salita yun, dinakdakan yun. Dinakdakan ba yun? Mm. Eh yung ulam naman, dinakdakan. Ayun. Ayun. Sa pagka nagdiwara. Pag nagdidiwara kasi yung medyo ano eh, matiin eh. Matigas yung pronunciation eh. Matigas o eh. Yun lang kasi yung natatanda kong dinakdakan. Ayun kasi sa dinakdakan. Yun na palagsaing! Ay, dinakdakan yun. Nagdiwara. Yun lang alam ko eh. Wala kayo maknak. Ang maknak, napaluhod ng asawa. Hmm. Napaluhod siya? Bakit siya nasa yung alba pag lumabas ko dyan eh? Ay magluto. Ay na. At least napaluhod niya yung asawa niya. Ang tatango pala sa ilalim ng papa. Madali pala paluhod din eh na. Ganun technique. Ganun pala technique. Knock-knock. Nakakuha na ako ng moves. Kala mo, yung sinigang mo, si ano ya, yung napapapikit mo lang sa sobra. Nanggalan ko na sa palok yan. Ay nang ano yan, sabaw yan. Asim kilig ba? Mm. Parami ko tinapon. Pagka may dumaan dyan, mapapasim kilig ka na lang. Hindi ka ano, sakto lang ano. Saka yung pangatula, sabaw. Hindi masabaw. Hindi na sobra sa tubig. Yung lang nga yan, hindi pa nga. Sa gaya nung adobo nun, adobong pinatuyo eh. Bumawi siya ngayon sa sabaw dyan. Nagkulang doon sa sabaw nung nakaraan eh. Pahabol eh na. Sige, bukas na bukas ikaw na lang magluto maka. Solid naman sa sabaw ah. Konting practice pa. Maka! Maka! Pero masarap naman nga mo. Oh, bawi na. So yun mga ka-traps, tuloy muna natin yung ating ginagambol. Baka bukas na kami makatanim ng ano, sitaw. Gawa nung kung maaalanganin man sila doon sa mga posting itatayo nila. Eh, baka tapusin na nila ngayon yun. Sabi ko, bukas na lang. Bilis matuyo na naman yung lupa. Trick na naman ang araw. Oh. Dito na tayo. Gambol muna tayo. Ayun sila sa doon na lang sa isang block na yun. Sabayan sila habang may bumubutas, may nagtatayo. Ayan, so mamaya bubuhusan pa nila yan. Kaya mabitin lang sa oras. Kaya sabi ko, bukas na lang namin itatanim yung sitaw na nandito. 3 kilo, traps. Inom muna tayo, mga traps. Ay, grabe init. Ay, naisadyad na natin yan. Grabe init po. Plastic. Tignan mo na sikat. Iba yung init mga traps. Grabe. Wala pang kahangin-hangin, no? Trick na naman yung araw. Baka mamaya may ulan. Yes. Baka sakaling umulan mamaya. Kaya ganyan katirik yung araw. Pag hindi umulan mamaya, eh, obligado na tayo magpatubig bukas. Kasi yung mga kagaya ng mga nauna na to pinatubigan ko. So yung nandun sa may banda ron kanina, binasa ko na ng tubig, pinatubigan ko na. Mga ilang dais din yung nakita kong tuyo, pinaagusan ko. Ngayon naman pagka ganyan, di tayo makakatanim ngayon ng sitaw,
nagagambol muna tayo bukas. Pagka hindi umulan, mamaya obligado tayo magpatubig bukas. May diesel naman dyan, saka yung gasolina nga meron naman tayong gagamitin dyan. Sa ngayon, ayun sila, binubutas yung isang block na lang binubutasan nila. So, bali nakapagtayo na rin sila ng poste. Grabe lang yung init, nakasilong din sila. Ako talagang, kahit ako nga talagang hindi naman sa pagano, matindi na rin ako sa init . Nasumusuko pa, lalo na kaya yung mga bata pa. Kaya na ayun, naghakot na sila nung nung mga poste. Nandun kasi sa may tabi ng daan yung mga poste nila, nakasakay sa motor. Ito yung nahakot muna nila. Ayun sila sa may dulo, sa may sulok. Tol na real, binubutasan. Kanina si Meltong Vlog yung nagbubutas, ngayon si Tol na real. Ay, ano pala, hinakot nila yung semento. Ayun, magagayak na sila ng halo para doon sa unang mga naitayo nila na to, para makapagbuhos na sila. Grabe oh. Trick na trick. Alas stress na ng hapon yan, mga katrops. Pero yung sikat, iba oh. Talim. Na-stress ng hapon. Punta muna tayong tindahan para bibili ko ng debote. Gawa ng mainit. Tapos yellow. Wala na rin yellow rito. Sa maghapon, mga katrops, benting yellow ang inuubos namin. Tingnan muna tayo ng mami merienda nila. Soft drinks saka tinapay. Let's go. Pagkain ng aso, ganito. Nabili ko 'yun. Tag na 95. Yan, bumili tayo ng 2 kilo para doon sa mga aso rito. Andito naman si si Jill. Si Jack wala na naman. Nakulong ko sila kagabi. Wala tayong lubid talagang panaling hindi pa ako nakakatingin ng panali talaga ng aso, kasi baka pag tinali natin sila ng sa lubid masakal, kaya ganun, ayoko naman itali ng lubid lang. Kailangan yung talagang panali sa aso ang mahanap natin. Ayan, nabubuhos na sila. Merienda. Anim na poste na lang. Maka na lang tinatayo. Matigas. Nagpalit ka ng talem? Nagpalit ka ng talem? Parte na to, talagang matigas yung yung hukayin. Tatayuan na nila ng poste. Nabutas na rin yung Nabutas na rin yung binubutas na matigas. Apat na tao yung para maidikdik . Wala talagang naknaka ng tigas. Sumakay pa ako sa taas ng makina para pabigat. Naghakot na sila ng buhangin, sila Meltong Vlog. At pag nalaglag yung poste na yun at natukuran, bubuhusan na. So, titingnan natin kung makakatesting na tayo magbabuyer dito.
Babawer na tayo. Cultivator tayo dito sa ano, baba. Mga katrops. So ito na yung nagkakalabaw. Ayan, babayaran ko na rin. Sabi ko bukas na kami tatanim para bukas na maguhitan nito. Tapos yung paligi rito, eh, maanuhan din, magagawan din ng paligi dyan. Ayan, itutuloy lahat natin yung cultivator para mapino, nakagaya nito. Para bukas, pag dinayusan, ano na siya. Talagang malinis na yung lupa. Hindi na, nakatanggal na. Ayan, kagaya nito. Sinubukan kong i-cultivator. So, yung mga damo niyang maliliit na nakatubo na bago. Baklas. Ngayon, gaganyanin na natin. Kasi pagka may tanim na yan, hindi na natin kayang pasukan ng cultivator yan. Ang mangyayari niyang puro grass cutter na. Gawa nga nung... Hindi ko alam kung papasok pa rito yung cultivator, pero hindi na mapapasukan. Alanganin na. Kaya huling cultivator na lang to, huling pasok ng cultivator yung mga tatam na ng sitaw. So ayun, tuloy natin yung pagka-cultivator para malinis tingnan nang walang masabi, no? Para maayos. So yun, mga traps. Buhagag na yung lupa. Ito kasi taniman man natin, hindi mo pagsisisihan, gawa nung talagang ano na siya, pwede ka nang magpunla eh. Ayan, maraming bagay talaga yung may kompleto ko ng gamit, yung mga maliliit na tumutubo na uno-uno pa lang papatay na, gaya na rin mga riya, mga nabubunot na yung mga kung na ano na riya, napapatay na yung damo. Bukas yung nag-aararo, gigitnaan na lang yan para maglagay ng dais na tatam na ng sitaw. Bali ngayon naka isa, dalawa, tatlo, napat, lima, anim, pito. Nakawalang dais na tayo mga katrops. So pagka mga siguro yung sitaw dito mga 20 dais. Bali anuhin lang din kasi natin sa tulos. Yung tulos natin 550. 500 lang masasaksak nun gawa nung yung 50 pang seserga. So ayun mga katrops, gumagawa pa sila doon. Mag-alasize na ng hapon gawa nung bitin nga yung oras. Kailangan na nilang tapusin yung nandun. So tatapusin na nila yun, bubuhusan na nila. So, tayo naman habang bubuhus sila doon, kukultivator pa natin yung nandito. Kahit na makadalawa o tatlong butas lang tayo, kahit paano malaking bagay, makakabawas tayo sa trabaho. Yung 20 dayos yung 20 dayos yung ating gaganyanin kasi nga yung ating buto is 3 kilo lang. Ibaling mahuli na natin yung cultivator yung dulo. Ito munang ang importante, ito munang ating tatamnan. Saka hindi pa naman ganun kalaki yung damo, kaya lang mas mainam nang mapatay yung damo na bago tamnan na maliliit para hindi na humabol din sa itatanim na halaman. So let's go, start na tayo. Traps, naka tatlo pa nga tayo ron. Ayun, mukhang uulan eh. Oh, mula
naman sana para makamenos na naman sa patubig. Ayun o, dilem. Nasa isa ng hapon ng kakatrap, so pinagtabi ko na sila ng gamit. Gawa nung wala, abutan din ng ulan yung ibubuhos nila. Sasayang lang. Balik na lang dito. Yung semento lang naman ang ibabalik dito. Ibaling bukas na mabuhusan. Ilan pa ibuhusin dun dong? Ha? Apat? May buhusin pang apat. So, yung paghukay ang talagang palaban gawa nung matigas. Matigas yung lupa banda ron. So, yun mga traps. At dito na nga tayo sa bahay. Ayan. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo sa pagmamahal nyo sa channel namin. Ayan, ingat po kayo palagi. Sanan po kayo na rin. Babay po sa lahat. Umaatik na.